What's up mga ka-good vibes? So, video pa naman po natin tungkol sa lumot. Ang lumot po yung madalas nating makikita yun sa mga ilog, sa dagat, sa mga batuhan. Ano po ba yung mga nutrition na makuha natin sa lumot at mga vitamins? So, may calories siya, may protein, may fat, may omega-3, omega-6, carbohydrates, dietary fiber, may sugar siya, may calcium, iron, iodine, magnesium, potassium, potassium P, potassium K, sodium, zinc, copper, magnesium, manganese, so selenium, ash, meron din siyang vitamin A, vitamin A, EU, beta, vitamin B2, vitamin B3, B5, B6, B9. So, meron siyang choline. Marami pa po siyang ipakipost na lang po yung video para makita po ninyo yung mga total vitamins and nutrients na makukuha natin sa lumot. So, nakakabigla po siya mga ka-good vibes kasi sobrang dami niyang mga nutrients. Actually, in fact po, ginagamit po yung mga supplement ng mga ibang mga pharmaceutical company. Nilalagay po niya sa capsule tapos tapos ginagawa po nilang mga parang mga supplements sa vitamins o supplements sa kanilang mga katawan. So ganun din po sa ating mga kapwa nila lang. So ito po mga fish natin is ganyan ko po sila pinapakain. So lumot lang po naturally. So hindi sila na overfed, hindi sila lumulutang kasi pag usually pag mga floater, ang nangyayari po kasi is na overfed sila tapos lumulutang sila dahil nga nagdo-double up o nagti-triple up yung size ng floater natin. Pagka na-consume na nila tapos nalagyan na ng tubig, lumulobo po yung floater. Kaya minsan mapapansin niyo po yan, pag na-overfed yung mga isda, nagkakaroon, bigla na lang po yan lumulutang, nanghihina at namamatay. So yan po ang pinaka-technique po dyan is nagpapalaki po ako ng sarili kong mga lumot. So ang ginagawa ko is nilalagyan ko lang sila sa aquarium, nilalagyan ko lang yan ng tubig, tapos lalagyan mo ng bato o kaya ng buhangin, tapos ilalagay mo sa tapat ng araw. So kusa po yan tumutubo. So libro po yan. May mga components po talaga na pag naghalo ang tubig, ang bato, tsaka po yung sunlight is nakakapag-produce po sila ng lumot. So yan po yung pinaka-the best na gagawin natin. Kung wala naman po kayong aquarium ng pagpapalakihan ng ating mga lumot is pwede po yung mga transparent na mga Coca-Cola bottles. So kahit ano po yung mga bote o kaya kahit ano lalagyan na gusto nyo po lagyan. So huwag po kayo mag-alala kung may lamok kasi kung maglalagay po kayo ng mga container na ganyan, lagyan nyo po sila ng guppies o kaya ng mga mollies. So yung mga mollies po yung kakain sa mga larvae ng mga lamok. So yung mga kitikiti po, no? So wala po tayong maging problema. So napakaganda po. At usually po sa bansang China, kinakain po talaga itong lumot, kahit yung lumot dagat po. Dito po sa Pilipinas, makikita din po natin, search nyo po sa YouTube, na kinakain po talaga ng iba nating mga kababayan ang mga lumot. So ginagawa po yung soup, so hinahalo sa soup. Napaka-masustansya po pala talaga niyan. At dahil po healthy ang pagkain ng ating mga goldfish, tignan niyo po sila, gustong-gusto nila yung lumot. So after 3 days yung makapal na lumot na yan na napalaki po natin is naubos po nila. Hindi ko po sila finid ng anuman pong pagkain within 3 days, basta lumot lang po yung kinakain nila at napakatipid. Sobrang tipid kasi hindi na ako gumagastos sa pagkain sa kanila. Basta maglagay lang po kayo ng tubig tsaka ng bato, tapos ilagay nyo sa under the sun, tapos kung sana po tutubo yung lumot. Pag natutuyuan po, dagdag nyo lang po yung tubig para patuloy na lumaki yung mga algae sa tubig at sa mga bato. So ayan po yung technique na ginagawa ko. Kaya po usually napakarami ko pong alagang guppy noon, siguro nasa mga 500 na guppies. Hindi po ako bumibili ng pakain, basta lumot lang po yung pinapakain ko sa kanila. Inaayaan ko lang po na i-consume nila yung lumot. So ganun din po sa mga palaisdaan, yan din po yung ginagawang technique ng ating mga kababayan. So nagpapatubo muna sila na lumot. Pag sobrang liit pa ng mga similya, nilalagay nila ng lumot. Minsan nilalagay sila ng mga tahi na manok para marami yung mga bakterya na lalaki para sa pagkain ng ating mga lumots. So ayan po, sana nakatulong po yung tips natin ngayon. At ito po ulit ang iyong Kuya Mark at si Bochod na nagsasabing always good vibes lang po tayo and always make our mama and dada proud. So God bless po at nag-good vibes dance na naman ang inyong kuya. God bless po. We'll see you in our next vlog. Saya na talaga. 1.3 na po tayo. God bless po. 1,300 followers na po tayo sa Facebook. At then growing po. Maraming salamat po sa walang sawang support. At sana po kayo magsawang manood ng ating mga vlog para sa ating mga dagdag kaalaman. God bless po. We'll see you in our next vlog. See ya. God bless. We love you all. God bless. Shut up. God bless po.